What's up mga brads? So, in this video, pag-usapan natin yung flash diffuser natin. So, kung baguhan kang photographer na gusto nang gumamit ng flash saka diffuser. Kukumpare natin yung diffuser mga brads, dating gamit ko, which is the cheapest one, and itong gel type na diffuser. Magsasample shot rin tayo mga brads para makita nyo yung pinagkaiba itong dalawang diffuser na to. So ang model natin for this sample shot, siyempre ang aking pretty little baby na si Freya. Ang ginagamit kong camera mga brads is Canon 200D. At yung lens naman ang gagamitin natin, so of course kung isa kang beginner photographer, yung kit lens, which is the 18mm by 55 para makita nyo yung output ng kit lens natin. Tatlong angle ng flash yung shoot natin mga brads. Angle number 1 natin mga brads is nakatayo lang or straight up lang yung flash natin. So in this angle mas maganda to for indoor shoot, lalo na kung pwede mong i-bounce yung light from the ceiling. So in this shot makikita nyo composition natin mga brads is pare-pares lang to sa tatlong shot na to, is ISO 100 f4.5, shutter speed natin is 1/60 of a second, flash power natin dito mga brads is 1/60. So this is the raw file, wala akong in-edit dito. First shot natin, kung mapapansin nyo, dahil nasa taas yung flash natin, hindi mo mapapansin na there is a flash within the subject kasi nga nagbabounce sa taas going downward to the subject. From the gel type diffuser mga brads, mas soft yung pinuproduce ng light compared to the plastic type diffuser. Makikita nyo yung difference ng ilaw ng binubuga niya. Second angle natin is a 45 degree on the flash, so parang binaba ko lang siya ng konti. Usually ito yung ginagamit ko sa mga outdoor shoot ko. So from this shot, same composition lang tayo, same flash power, makikita nyo mas softer pa rin yung gel type, though medyo nakaarap na konti yung flash natin. So basically parang half bouncing the ceiling and half yung flash at tumatama sa subject natin. Compared dun sa plastic diffuser, mas maliwanag yung plastic diffuser but the gel type is more softer. Third angle natin mga brads is bababa ko na todo yung flash. So this will hit directly to the subject. Because of this angle, yung flash power niya tatama na doon sa buong katawan ng subject natin. So kung mapapansin niyo yung shot na to, still on the gel type diffuser, mas softer pa rin siya compared dun sa plastic, mas malakas yung buga ng power niya. Hopefully, nakatulong itong video na to para ma-compare natin yung output ng plastic diffuser saka yung gel diffuser. Sa sunod natin mga vlog mga brads, gagawa tayo ng photoshoot of a stranger here in SM Clark, dun sa skyline, dun sa elevated part sa SM Clark. At dahil nag-birthday ako ng June, mamimigay tayo ng free photo. Pero this time, sa mga binyagan naman. So pipicture natin yung mga nagbibinyag na walang photographer for free. Siyempre hindi nila alam yun, na free yun. But before we do that, kailangan natin malaman muna yung schedule ng mga binyag. Kung hindi ka pa subscribe, pindutin mo na yung subscribe button na yan and notification button para maging updated ka sa mga video ginagawa natin. Again, this is your one and only Brads. See you in the next vlog.